marami ka nang pinagdaan ng mahihirap na mga bagay na iyong nakayanan. Try to look back. Dami na. At hindi dahil sa buwenes ka, hindi dahil sa swerte ka, ang dami na niyan. Ano, araw-araw? Ang dami mong buwenes na, no! Kundi dahil pinagpala ka, you were blessed. You were guided by God. You were helped by the Almighty God. Sa puntong yan, sasabihin ko sa iyo, pwede mong sabihin sa kahit anong problema na meron ka ngayon o ma-encounter mo, kakayanin din kita. Bakit? Sapagkat kung tinulungan ka ng Panginoon sa maraming mga pagkakataon, walang dahilan upang hindi kanya tulungan ngayon. God is the same yesterday, today, and forever. Hindi kanya sasamahan all the while. Hindi kanya i-guide all the while. Hindi kanya ilalagay all the while sa iyong present na kinalalagyan. Just to leave you ng walang kadahilanan, ng karakaraka lang. Hindi niya gagawin yan. And besides, kaya kanya denied, been less all the while. In the past, ay sapagkat para sa iyo at para sa iyong pamilya, meron siyang iniluluto, inihahanda na magandang bukas. You claim that, you believe in that, because that is not luck. Talagang para sa'yo ay meron pa siyang magandang binabalak. Hindi ka buhay ngayon kung wala nang magagandang plano para sa'yo at sa pamilya mo, ang ating Panginoon. Paniwalaan mo yan. Believe that. Kahit may naranasan kang kalituhan at paghihirap. Because that's true faith. Faith is believing that God loves you, that God cares for you, no matter what you are going through. Tingnan niyo si Jesus. Ang dagat, nag-aalimpuyo, stress na stress sa mga disipulo. Anong ginagawa ni Jesus? Natutulog. Bakit? Hindi dahil sa wala talaga siyang pakialam, kundi dahil alam niya na kahit natutulog siya sapagkat ang buhay niya ay nasa Diyos, para sa kanya ay may nakikialam, para sa kanya ay may namamagitan, para sa kanya ay may tumitingin kahit saan, kahit kailan. Ganun ka rin naman, sapagkat you are precious in the eyes of God, lalong-lalo na kung para sa Kanya, ikaw ay namumuhay sa kabutihan. Tanggapin mo yan, kapatid. Tama. Sa kalayaan natin, ang Diyos ay hindi nakikialam. Lalong-lalo na kapag tayo gumagawa ng kasalanan, do not expect God na makialam kasi kasalanan yan eh. Ginagalang niya ang ating kalayaan. Pero, para sa ating kabutihan, sinisigurado ko sa inyo, all the time, kahit saan, kahit kailan, ang Diyos ay nakikialam kahit hindi natin nalalaman. Kayong mga magulang, sinasabi nyo ba sa inyong mga anak ang lahat ng inyong ginagawa para sa kanilang kabutihan? No! Basta ginagawa nyo na lang, basta sinasabi nyo na lang, ayoko ng ganyan, tigilan mo yan. Doon ka, ito kainin mo, ito ang gawin mo. Nag-i-interfere kayo sa kanilang kalayaan sapagkat you know better, you know best. Alam ninyo ang para sa kanilang kabutihan. Kapatid, ganun din ang Diyos. Ganun din ang Diyos. Nilikha kanya nang hindi siya nagpapaalam sa'yo, nang hindi kanya kinukonsulta. Buhay tayo ngayon, hindi niya tayo kinonsulta kagabi. Gusto mo ba bukas buhay ka? Bukas, may negosyo ka. Bukas, may trabaho ka pa rin. Bukas, meron ka pa rin pamilya. Bukas, meron ka pa rin pag-asa. Hindi niya yan ikukonsulta sa'yo mamaya. Basta ibibigay niya. Bakit? Para sa kabutihan mo yon. Kaya maniwala ka. Kahit hindi mo alam, kahit hindi mo nararamdaman, kahit natutulog ka, may ginagawa siya. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Walang ibang gagawin ng Diyos na mabuti, kundi ang mabuti lamang para sa iyo at para sa akin, para sa ating pamilya.